Palugin ang ibinibenta ang mga baboy sa Davao Occidental dahil sa banta ng African Swine Fever. Inaasahan namang darating bukas ang libu-libong donasyong bakuna kontra ASF. May report si Bernadette Reyes. Isa-isang pinara ng mga taga Bureau of Animal Industry, City Veterinary Department at mga pulis ang mga dumaraang close van at truck sa EDSA Balintawak, Quezon City. Kung may kargang baboy, iniinspeksyon kung may sintomas ng African Swine Fever o ASF ang mga ito. Nasa 60 baboy ang hinarang sa Tandang Sora dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Nagtalaga ang Department of Agriculture na inspection site sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya para mapigilan ang lalo pang pagdami ng kaso ng ASF. Sa Quezon City, 4 ang inspection sites, kabilang ang Laloma na tinaguri ang Lechon Capital of the Philippines. Mayroon din sa Valenzuela. Itong inspection site dito sa Malanday, Valenzuela, ang huling control point dito sa Metro Manila bago maaaring maibiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac ang mga baboy kung saan may nagaganap na malawak ang repopulation ngayon. May inspection site din sa Santo Tomas, Batangas, Alfonso, Cavite at Calamba, Laguna. As of August 1, 22 probinsya na sa bansa ang may kaso ng ASF ayon sa Bureau of Animal Industry. Sa Davao Occidental, 1,000 piso na lang kung ibenta ang ilang baboy matapos makapagtala ng ASF sa 3 barangay roon. Dito sa Metro Manila, umiiwas din muna sa baboy ang ilang mamimili. Ano muna kami, isda muna. Baka mamaya yung binibenta ngayon may ano na epektado na Bukas darating ng donasyong 2,000 doses ng bakuna kontra ASF. Sisimula ng pagbabakuna sa Martes. It's not that alarming because the vaccine is on the way. So hopefully makontain natin to. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.